Gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si RYG Rabbits. Ang i-tackle natin ngayon kung paano ako nagsimula. Bago ako nagsimula, nag-research muna ako sa internet kung anong mga dapat at hindi dapat kung mag-alaga ka ng mga kuneho. Bali, first, nag-study muna ako. Kunting kalaman lang. Tapos, last January o last month, na nagsimula ako na mag-alaga ng mga ganito, mga mid-type ito ng mga local New Zealand. Nagka-interest akong mag-alaga nito kasi madali lang silang alagaan, madali lang silang dumami, at hindi siya magastos, lalong-lalo na sa pagkain nila. Pinapakain ko lang sila ng feeds at yung mga damo. Dahil sa mga research ko sa internet, marami din akong mga natutunan. Itatackle natin ngayon kung paano mag-alaga ng mga kuneho. Yung proper na at tama na pag-alaga ng mga kuneho at ang mga hindi dapat at dapat gawin sa mga alaga natin, guys. So, proper care of them. Paano ba maghawak ng mga kuneho, guys? Ang proper ng paghawak ng mga kuneho para hindi sila ma-stress ay ganito. Ito ang tamang paghawak sa kanila. Para hindi sila ma-stress. Ipitin mo lang sa kamay mo yung skin nila. Kasi hindi sila masasaktan pag ganito. Mostly sa mga na-research ko, ganito talaga ang proper na paghawak nito. Ito guys, itong hawak ko, isa itong local New Zealand na male o buck. Lalaking rabbit guys, bali buck. At saka yung babae as doe. Ano ba ang mga proper feeding? O ano ang mga kinakain ng mga kuneho natin? Pwede natin silang pakainin ng mga commercial pellets like Bantrip, Integra 3000, at saka GMP3 at Pigeon. Pero ang ginagamit ko talaga guys, ito. Ito ang ginagamit ko sa pagkain nila. Itong pellets for rabbits talaga. Kasi guys, based on my opinion, bakit natin sila pagkakainin ng para sa baboy? Hindi naman ito baboy at hindi naman ito ibon. So, kailangan talaga guys, hindi naman, depende naman sa inyo yun kung pwede naman sila pakainin ng ganyan o Integra 3000 at saka Pigeon, pwede nyo siyang pakainin. Pero para sa akin guys, kasi mahal ko ito eh. Mahal ko ang mga alaga ko. Dapat ang pinakapakain ko talaga sa kanila is yung para sa kanila. So guys, may mga pagkain din sila na like sa grass at saka sa leaf. Pwede natin silang pakainin ng Madre de Agua, mulberry, banana, banana leaves, malunggay, at dapat i-airdry mo talaga sila. Tapos, huwag kalimutan yung tubig nila. Kasi, yun ang pinaka-importante sa kanila, yung inuumin nila. At saka malinis na tubig. Huwag nyo silang painumin guys ng galing sa gripo. Kasi, may content yan na chlorine. So, baka magka-diarrhea or baka magkasakit ang alaga natin. So, para iwasan lang natin yung mga ganyan, painumin natin sila ng mga malinis na tubig. Mga dapat iwasan guys, mga dapat iwasan sa pagkain ng mga ating mga alaga. Una guys, huwag nyo silang pakainin ng kangkong. Kasi ang kangkong, mataas yung water content niyan. Mataas ang water content, baka magtaitay sila o baka magka-diarrhea sila. Tapos guys, huwag nyo rin silang pakainin ng carrots kasi mataas din yung sugar content ng carrots. Pwede yung dahon ng carrots, pwede siya. Yung kangkong naman guys, pwede mo siyang ipakain. Bali, kumuha ka ng kangkong ngayon, pagkabukas mo ipakain sa mga alaga mo. At i-airdry mo talaga para sigurado tayo yung
maliit lang ang content ng water niya. At huwag nyo rin silang pakainin guys ng garbage at saka lettuce. Kasi ang mga ganyan ng mga pagkain nila is madali silang mag-diarrhea. Yung poops nila sobrang basa. Parang poops ng manok. Nagawa ko sa kanila kapag ganyan ang situation ng aking mga alaga, ito yung mga pinapainom ko sa kanila. Itong dextrose powder. Yung puti na dextrose powder. Ito. Ito guys, ito ang mga pinapainom ko sa kanila kapag mag-diarrhea sila. Kunting mix mo lang sa tubig nila. Tsaka ihalo mo lang talaga. Tapos ipainom mo sa alaga mo. Isa din sa mga tips ko guys, huwag nyong paliguan kasi mataas ang chance nila na magkasakit talaga sila. May mga ibang mga breeders naman na pinapaliguan nila, pero advisable ko, ang ina-advise talaga sa akin guys is yung huwag paliguan ng mga alaga natin. At saka ilagay mo sila sa tamang lugar at sa tamang cage nila para hindi sila ma-stress. At saka mabilis ang paglaki nila kapag malinis ang cage nila. Ayaw ko talaga yung mga madumi guys. Kapag may madumi na cage sa matting nila o sa flooring ng cage nila, kapag may nakadikit na mga poops, dali-dali ko talagang tinatanggal yan. So dapat kapag may makita kayong poops na nakadikit sa screen or sa matting, tanggalin nyo yan guys. Kasi para healthy at hindi sila madapuan ng mga sakit kapag malinis ang kanilang cage nila. So guys, simple introduction ko lang ito guys sa pagiging farmer ko. At saka bago lang ako nag-start eh, last month lang. So pasensya na kayo kung medyo nabubulol ako kasi lumaki ako sa Bisaya eh. Mga Bisaya kasi kami. So gusto kong mag-Tagalog kasi para maintindihan ng lahat. So thank you for watching. Guys, please subscribe my new channel, RYG Rabbits. Sana suportahan nyo guys. At sana manood pa kayo sa mga updated na video ko na gagawin ko. Guys, ito nga pala yung ginawa ko na cage. May sa 4-5 ko guys, bali kasali na dyan yung budget ko sa water system nila at saka nipple drinker, yung mga pagkainan nila, mga clay pot. Bali limang cage ito. Nag-grower cage ko. Bali, ito yung pinakamalakis kanila, itong buck. Ito. Mga almost 1 kilo, magto 2 kilos na siya. Bago lang siya nag 2 months guys, nung February 5. Ito naman yung doe ko na breeder. Medyo maliit siya, pero kasi guys, kapag i-breed mo sila, dapat may diet kasi ito sila eh. May tamang timbang para healthy ang mga kids nila. So ito din, ito yung doe ko, isang doe, at saka itong bako na nilabas ko kanina. So guys, tips ko lang, kapag magkalaga kayo ng rabbit, huwag nyo silang i-inbreeding. Kapag naka-inbreeding kasi guys, pwede silang, ang mga kids nila, pwedeng madaling magkasakit. At saka, kunti lang ang anak nila kapag naka-inbreeding yun. So, ina-advise ko talaga sa mga breeders na huwag nyong i-inbreed yung mga alaga nyo para maganda ang resulta ng mga kids nila. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung kunting kaalaman ko sa pagiging farmer. Kahit bago lang ako,
marami akong na-research. So, it's all about rabbits. Paano mag-alaga ng mga ganito. So, thank you din sa King J Rabbitry. Yung may-ari niyan is yung Brad ko. Kung gusto nyong maghanap ng pet type at saka meat type na rabbit, i-visit nyo lang yung King J Rabbitry. Sa General Santos City po yun. At saka shoutout ko din yung Manok Tambayan ng pinsan ko. Sana suportahan niya din ako. At saka shoutout ko din yung mga Brad and Sis ko sa Alfa Cabagama. And then shoutout ko din yung El Cantos family. Maraming salamat sa inyo guys. And sana suportahan niyo yung channel ko. RYG Rabbits po. Thank you. Goodbye.